Jessie, and welcome back to our YouTube channel. Hi guys! So alam kong sawang-sawa na kayo at alam kong umay na kayo sa mga virtual-virtual at mga travel vlogs ko. Kasi nga, since na hindi nga ako makalabas is yun, nag-grab lang po muna ako ng mga video para naman ma-share ko sa inyo kagandahan ng Eastern Samar. Ayan, so this video is andito na naman ako sa inyong harapan dahil nga marami nagre-request na nami-miss nyo daw ako at ito na ako guys, papakita ulit ako sa inyo. Ayan, nananaba na ako. So this video guys, is alam kong nakikita nyo sa thumbnail, gagawa tayo ng reaction video ko sa aking mga old photos. Yes, ito yung napapasaya sa inyo, alam ko, yung magmumukhang tanga ako at nakikita nyo yung baklang ulikba na aking pagkatao noon. Ganun kayo nagiging masaya. Kaya, alam kong pumasok kayo sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo at hindi pa kayo nag-subscribe, don't forget to click the bell button para lagi po kayo ma-notify always na may bago pa akong video. Ayan guys, so before to start, explain ko muna sa inyo, ang video na to is gagawa lang po ako ng reaction video sa aking mga dating picture nung ulikba pa ako hanggang ngayon na medyo nagiging tao na din tayo. Yung mga gandang hindi inakala. Ayan guys, so huwag na nating patagalin to. So without further ado, let's get started! Ayan. So itong picture na to guys is kinunan to nung elementary ako. So nag-aral ako dito sa ESDPS. So sa UNU Isda sa Pilot Elementary School. Is ito yung pinakamalapit na elementary school dito sa aming barangay. Dito sa Broncan City. Actually, ito yung elementary school sa pinaka-main ng city, yung Eugenio S. Daza. So, dito nga ako nag-aral ng elementary at yung picture na to is kasama ko dito yung classmate ko nung elementary. At ayan guys, kung napapanood nyo na yung video na to sa mga classmate ko sa elementary, so shoutout sa inyo. Ayan, so this picture is kasama ko nga dito yung mga kaibigan ko nung elementary ako, si Jessica, yung magkambal, si Jessica, si Jessamie, and si ano, di ko na maalala yung isa, si Mary Ann siguro yan, yes. So, yung picture na yan guys, is ulikba na ulikba pa nga ako, is wala pa akong pills, yes. So, nasa grade 3 siguro ako niyan, or nasa grade 4. So, kahit anong hormones is wala pa nga ako. Then, nakakatawa, di ba guys, kung titingnan is meron ako yung parang hair crown siya na may kaunting buhok. Kasi, yan yung ano, para babaihan tayo kahit elementary pa lang. Kasi, maagang lumandi talaga si bakla. Ayan guys, so next picture na tayo. Picture is nung high school ako. Medyo may mga hormones na nga din ako dyan. Since yung last vlog ko is na-share ko nga sa inyo na nung high school ako is panay na nga yung hormones ko para babaihan tayo tingnan, ganon. So fresh na nga ako dyan tingnan guys, is may hormones na din ako. And yung high school is mahaba na nga yung buhok ko. Kasi simula nung grade 6 ako hindi na ako nagpagupit para pagtungtong ko ng high school is mahaba na nga yung buhok ko para hindi na tayong ulikba, para babaihan na tayo tingnan. Ayan, so next picture, ayan, di ba? Ang ganda-ganda ko, di ba? Para wala pa akong kinakain dito, guys. Actually, this picture is every na magpepesta yung Borongan is meron mang nangyayari na ano, Miss Giwo Katon. Actually, lahat ng mga gays dito sa Borongan is pinaanyayahan na sumali sa contest na to, yung Miss Giwo Katon is mag-uunahan kayong rumampa sa kalsada. Meron siyang finish line at meron din siyang start line. Yung una-unahan kayo while naka-high heels kayo, nakatakong, din naka-costume kayo, kung anong motif nga ng Miss Giwo Katon na yun. Minsan yung mga superheroes, minsan yung festival costume, minsan out of this world. So yung tema ng Wokaton na to is yung festival costume nga, tingnan nyo, diba? Laban na laban yung feather duster na costume na colorful. So, sa pagkakaalam ko, isa ko lang din yung gumawa ng costume na to, diba? Nakakatawa. Easy! Ang landi-landi ko dyan tingnan at napakapayat. Sadyang ano pa siguro, hindi pa ako nun naluluto, hindi pa ako nun ano, na-overcook sa peels, ganon. So, fresh na fresh pa dyan yung bakla, virgin na virgin. Ayan, yung pangalawa is yung nakasimsot ako, ayan, di ba, confident na confident, yung makikita nyo naman sa picture na to.
So actually guys, since nung bata pa ako, subadera na talaga ako, is gusto ko talaga ng ka-swimsuit. Lagi, kasi super ano talaga ako, super confident sa katawan ko kahit butot balat pa ako noon. So mas naging confident ako dito kasi yung swimsuit na suot ko dito is ginawa ko lang siya guys. Yes, so ano siya, crinochet ko siya. Kasi nung high school ako is nagkaroon ngayon mga subject like yung ano, electricity, yung dressmaking. Yung sa akin is yung magko-crochet, yung gumagawa ka ng mga placemat, flower basemat. Ayan, so ginawa ko yung swimsuit na yan for myself para may magagamit ako sa mga pang ano ko, mga pang aurahan, mga pang miss day. At hindi ko na nga naalala yung swimsuit na to kung saan napunta. Kasi yung mga ugali ng mga bakla, kung manghihiram, hindi na nga hindi na marunong sumauli ng manghihiram, ganon. So matamaan, huwag magalit ha, watu-watu sa langit. And this picture, next na tayo is, alam nyo naman na palasali ako sa mga beauty pageants since before. Yung picture na to is naalala ko, miss gito dito sa amin, sa kalye. Kasi every time na summer is nagkakaroon nga kami dito ng yung parang celebration siya para sa fiesta ng San Roque. Is nagkakaroon kami ng San Isidro. Is every street dito sa aming barangay is sineselebrate nga namin yung kapestahan ni San Isidro. Di ko lang mga month of things siguro yan. Yes. Di ko lang alam kung pati sa ibang lugar, pero dito sa amin sa probinsya ng summer is ano talaga siya. Siguro kung walang pandemic until now is sinasagawa pa rin siya yung mga traditional beliefs na nagkakaroon ng mga pamisa or yung parang nagpipray para sa darating na kapiyestahan ng San Isidro. And after is may mga program nga, may mga parlor games, may mga pa-miss game, mga pa-amateur contest. Ayan, so lagi akong sumasali, suking-suki ako nun guys sa mga miss game, sa mga kalikali, sa pangalawang kanto, sa kabilang kanto. Yes, araw-gabi kasali ako doon, ganon. Then, pagkatapos naman nun guys, nung mga picture na mga old ano ko noon is ito na. Medyo naging fresh na si bakla kasi medyo nag-ano na tayo, nagdalaga na nga tayo. At medyo tumalab na nga yung ano, salamat Mercury Drug sa gamot na laging bago. Ayan, so yung picture na to is medyo umipig na nga yung fresh na fresh. At napakabagong mga medisina ni Mercury Drug, salamat sa inyo. Ayan, so nagdalaga na nga tayo. Kitang-kita naman sa picture na to is wala na nga yung bangungot ng nakaraan. Bangungot talaga. Ayan, and dito is medyo may mga boyfriend na ako this time. May mga naniligaw na. And ayun, so sumali nga ako sa mga beauty pageant, yung picture na to. And since before, yung mga old, ano, yung mga previous vlogs ko is na-share ko nga sa inyo guys na lagi nga akong sumasali sa mga beauty pageant since before. Kasi nga, ito yung pangarap ko na lagi akong pinapalakpakan at sinishare yung mga, ng mga tao na while sumasali ako sa mga beauty pageant. Kasi nga, ito yung talaga yung pangarap ko na may pakita sa mga tao kung anong meron ako and maging isang, ano, isa bang simbolo o maging inspiration ng mga bagong kabataan o mga bagong bakla na ano papunta. O yes, yung mga bagong ano, bagong tubo ng mga bakla para ma-inspire nga sila. Ayan, so napakadami kong mga pageant na sinalihan since before all over dito sa Eastern Samar. Is hindi naman tayo laging pinapalad, guys. Minsan nananalo, minsan natatalo, pero yung pinakamainam na inaiuwi namin beside lang sa mga prizes at crown and trophies is yung memories at yung experience while yung mga nagkakaroon kami ng bagong kaibigan sa mga iba't ibang lugar na syempre every time na may mga contest sa iba't ibang municipality is nakikita-kita nga kami ng mga iba't ibang bakla na nagmula nga sa ibang munisipyo. Then ayun, so nagkakaroon na nga kami ng bagong kaibigan dahil nga sa mga beauty pageant na sinasalihan ko before. And I'm so happy na until now and we have connection sa mga bakla na nagiging kaibigan ko sa mga beauty pageants. Ayan, so ito na nga yung mga recent picture ko ngayon na medyo naka-LL na nga tayo, nakaluwag-luwag.
ayun, so until now is nag-hormones pa rin ako, guys, kasi syempre yung hormones is maintenance yan, hindi yan pwede ma-stop, kasi nga since na gusto natin gumanda, gusto naming maging mukhang babae, is kailangan i-maintain lang namin yung mga hormones namin. Ayan, so sa mga napakadami kong picture ng mga nakakatawa, guys, I hope sa mga baklang gustong gumanda at yung parang nawawalan kayo ng pag-asa or self-confidence, may isasabi ko lang sa inyo na never give up at patunayan nyo sa mga taong nambubuli sa inyo o nagkukutya sa inyo na kailangan maging instrumento kayo o kailangan tularan kayo ng mga bagong paparating din ng mga bakla na hindi tayo ordinaryong tao na kaya din natin mapatunayan sa ibang tao na kaya tating magbago o kaya natin patunayan sa kanila na deserve nating mahalin at respeto sa ating mundong ginagalawan. Ayan, guys, so I hope na hindi kayo nabitin sa video na to. And kung bago pa lang po nga kayo sa aking channel, don't forget to share, like, and subscribe para always na may bago akong video is ma-notify po kayo. Ayan, guys, so siguro hanggang dito na lang yung video na to. And I hope na nag-enjoy nga kayo. At tatapusin ko na yung video na to. At kita-kita tayo sa aking next video. At kung may mga request kayong gusto kong gawing vlog, comment down below lang po kayo. And ayan, bye for now, guys.